Nanawagan si presidential aspirant at vice president Lenny Robredo na palayain na si Senator Laila De Lima dahil isa-isa na umano binabawi ang mga testimonya na naging batayan sa pagpapakulong sa senador. Tanong ng mga netizens kay Lenny, abogado ka ba talaga? Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? I-subscribe mo na yan, i-like and share mo na rin para lagi kang updated sa mga susunod kong video. Nanawagan si presidential aspirant at vice president Lenny Robredo na palayain na si Senator Laila De Lima dahil isa-isa na umano binabawi ang mga testimonya na naging batayan sa pagpapakulong sa senador. Sinabi rin ni Robredo na ang tanging kasalanan lamang ni De Lima ay ang magsabi ng totoo at ipagtanggol ang karapatan ng Pilipino. Matatandaan na nauna nang binawi ng umano'y drug lord na si Roland Kerwin Espinosa ang kanyang testimonya na nakipag-ugnayan siya sa nakakulong na si Senator Laila De Lima sa illegal na droga. May 2, binawi ng dating Bureau of Corrections OIC at star witness na si Rafael Dragos ang kanyang naging pahayag laban kay De Lima. Aniya, binantaan lamang siya ng Department of Justice o DOJ, Secretary Vitaliano Aguirre, kasama ang iba pang mga personalidad ng DOJ noong 2016 para tumistigo laban kay De Lima. Narito ang naging buong pahayag ni Lenny Robredo. Basahin natin. Mahigit 5 taon nang nakakulong si Senator Laila De Lima, pero kahit 1 gramo ng illegal na droga, kahit 1 pahina ng documentary evidence, walang naihain laban sa kanya. Ngayon, pati ang mga testimonyang ginamit na batayan ng pagpapakulong kay Senator Laila ay isa-isa nang binabawi ng mga nagbigay nito. Patunay lang ito ng katotohanang matagal ko nang iginigiit, walang kaso laban kay Senator Laila De Lima, ang tanging kasalanan niya ay ang magsabi ng totoo at ipagtanggol ang karapatan ng mga kapwa nating Pilipino. Wala nang dahilan para manatili sa pitan si Senator Laila. Dapat na siyang palayain sa lalong madaling panahon kaysa ko ang bawat Pilipinong naniniwala sa hustisya sa panawagan. Free Laila now! Narito naman ang naging buong pahayag ni Roland Espinosa. Basahin natin. I have no dealings with Senator De Lima and I have not given her any money at any given time. Any statements I made against the senator are false and were the result of pressure, coercion, intimidation, and serious threats to my life and my family members from police who instructed me to implicate the senator into the illegal drugs trade. At narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Basahin natin. Lalo mo lang binabaon sarili mo sa pagkatalo sa mga ganyang statement, Inay Lenlen, para kang di abogado, kahit nga pagpapakulong may proseso eh. Hahaha, ano na lang mangyari sa Pinas if ganto ang press? Diyos ko po, ayaw ko mga anak ko pagtripan ng mga halimaw sa mundo, kawawa mga may hirap if ganto, naawa pala sa mga taong involved sa droga. Free Laila, and the drugs will be operational again. Abogada po kayo, ateng. That is not how the legal system works. Mga ka-EJ, anong masasabi nyo sa naging balitang ito? Comment down below. Thank you!